Opo, si Jemo Samuel, nakatira sa Samuel compound. Siya po ay kapitbahay ko. At 5 taon na siyang nakatira doon. Siya may asawang buntis at may 2 anak. Siya ay nagtatrabaho sa Emilus Grocery. Siya ay pumapasok araw-araw simula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. May kapansanan, putol ang kanyang paa hanggang tuhod. Ngunit sa kabila ng kanyang sinapit ay patuloy siyang nagtatrabaho para may taguyod ang kanyang pamilya. At lalo ngayong nagkaroon ng ECQ, siya ay hindi makapag-commute. Kaya nagawa niyang gamitin ang bike na kanyang anak upang makapasok pa rin sa kanyang trabaho para mapatuloy niyang masustentuhan ang kanyang pamilya. Na ginagamit ay sa pawang pambata lamang na kulay pink na parang may basket na kanyang binili para sa kanyang anak. Ngunit sa nangyari ngang ganito, kailangan niyang gamitin yun para maituloy yung pagtatrabaho niya. Kaya wala siyang pakialam kahit anong kulay ng bike na ginagamit niya, basta lang makapasok siya sa kanyang trabaho. Ano pa daw? Napakabait na tao. At kami mga nakatira doon ay walang masabi. Kaya napakabait niyang tao, lalo na sa kanyang mga anak. Sobrang niyang mapagmahal. At walang tinatapakan na kahit sino man. Kami mga nakatira doon ay kilala namin siyang maigi. At siya'y mapagmahal na tatay sa mga anak niya at sa asawa niya. At unang-una siya ay walang bisyo at wala siyang record sa barangay na kahit anong ginawa niyang masama. At sana sa June 30 ay isa siya sa mapiling mabigyan ng bike para mapagaan ang kanyang pagbiyahe papunta sa kanyang trabaho. Ako po yung minute sa bike po, malaking bagay na po sa akin yung mabigyan ako ng bike na medyo malaki na gaya nito para mas mapabilis po yung biyahe ko sa pagpunta ko sa trabaho kasi medyo malay-layo po. Sa ano po, hindi ko maano, pero hanggang sa binakaya po. Mga ilang kilometro yun? 5? Wala, hindi mo ano yan. Mga ilang kilometro? 5? Mga sige. Salamat po. So, akong mapili sa isa sa mabigyan po ng bike. Parang under yan. Under tulak, konting tulak po. Tapos. Kailangan ibaba pa yung ano no? Oh, man. Kaya niya. Kaya nga. Kaya. Hindi ba delikado yan? Oh. Kaya dalawang yaman niya yung natatagalan na sa pagkakaan. Ano mo, titigil lang? Ganyan lang yan, Dok. Oo.